Opo. So, babalikan ko lang po yung kanina. So, sa si Rater, number one pong gagawin ni Rater, da-download po niyo yung IPCRF tool, no po? So, doon po sa link na ibibigay ko. Ma'am Josie, send kaya kita ang link po ta. Tapos, encode mo po yung mga data ni Rater. Okay? Tapos, si Rater, mag-encode sa part 1 yung COT and IPCRF rating. So, dapat nga po, may copy kayo ng COT nila. Tapos, kapag na-encode nyo na po yun, na-lock nyo na po siya, bibigay nyo po kay Rater, siya naman po yung mag-encode ng parts 2 and 4. Na po, again po, ang gagawin po ni Rater is part 1 po, encode niya po yun. Tapos, bibigay, pag natapos na po yun, na-lock na ni Rater, bibigay niya kay Rater, kay teacher. So, si teacher po, ang gagawin lang po niya is part 2 and 4. Hindi po nila pwedeng pakialaman, or I mean, galawin po yung part 1 kasi nilock na po ni Rater. So, kung ano po yung binigay na rating ni Rater, yun na po yun. Okay po? So, pag natapos na po si Rater, si teacher, i-upload niya po yun dun sa link na ibibigay naman ni Schoolhead. Kasi po si Schoolhead po yung magsasubmit naman po sa DO ng mga RPMS po natin na soft copy. Na po? Okay. So, yan. So, open the Excel IPCRF. Enable editing, no, bago nyo po siya magamit, kailangan po natin siyang enable. At make sure na po, pag inopen yung Excel, enable po natin yung macros, no. Papakita ko po sa inyo yun later. Tapos, you're going to encode the school's data. Encode Rater's data. Si Rater po ito, no po. Tapos, make copies. Tapos, encode Rater's data. So, makikita nyo po yun later. So, ano po yung mga do's and don'ts? Again, you're only allowed to use laptops po and tablets and desktop PC na may Windows 10 or Windows 7. Kung naka-Apple MacBook po kayo, Mac OS X lang po siya. Hindi po kayo pwedeng mag-edit or gumamit ng mobile phones na Android or iOS, tablet na iOS, okay, or Android, tsaka yung Chromebook, no po? Kasi hindi po siya mag-work yung formula sa mga devices na yan. Okay? Tapos, anong software po yung pwede nyo lang gamitin para maayos pong ma-encode yung mga ratings or yung RPMS? So, dapat po naka Microsoft Office Excel po kayo na pang desktop or pang laptop na from 2010 hanggang po sa 365. Okay po? Kung wala po kayong Office na latest, pwede nyo naman po siyang i-download. Yung binigay po ni Ma'am Celeste na Microsoft account, yun po yung license po natin para magkaroon tayo ng Office 365. Libre po siya nun, no po? So, tapos hindi po kayo pwedeng gumamit ng software kagaya ng numbers. Yung mga naka-iOS po, numbers po yung naka-install kasi dyan eh. Okay? Bawal din po yung MS Office Excel 2018. Hindi po siya mag-work dyan. Office Excel 2011. Hindi rin po pwede si Google Sheets. Hindi po ba binigyan tayo ng Google Sheets ni DepEd, gamit yung DepEd email, di po yan pwede. Bawal po yung mga third party, kumbaga, in short, bawal po yung third party na mga parang Excel na software or application. Okay? So again, Microsoft Office lang po ang pwede nating gamitin. Microsoft Office Excel. Okay? From 2010, 2013 hanggang sa 365. Now, how do we enable editing? Okay? So pag na-download na po ni Rater, yan, open ko po yung Excel ko. Wait lang po ah. Okay, so, pag na-download na po siya, na-extract na po siya, di po ba? So, do-double click na natin siya pag na-extract. Tayin lang po natin. Yan, opening. Ma'am Josella, kakit me? Wa, sir. Ma'am Paras, nakikita mo yung Excel? Ay, alay, palagi self-kainan eh. Kayan. So, dito po, pag na-open na po yung Excel, sa unang open po natin, nakalagay po dyan, enable editing. Okay? So, click nyo po yung enable editing para ma-change nyo po yan. So, enable editing nyo po. Yan. So, mawawala po yung enable editing sa taas. Now, bago po kayo mag-encode,
punta muna kayo sa file. Okay, teacher, gagawin nyo din po ito na po. Punta po kayo sa file. After nyo mag-enable editing kanina, click file. Tapos punta po kayo dun sa option. Nasa lower part po siya. So, click option. Tapos meron pong lilitaw na window. Ito po siya. Excel option po yung sabi, nakalagay dyan. So, under Excel option, sa pinaka last part po ng menu, click nyo po yung trust center. Okay? Again po, click po yung, ulitin ko po ah, file, tapos option, tapos lilitaw po yung window na to, tapos click nyo po yung trust center. Okay? So, ayan, kiklik ko po siya. Tapos under trust center, click nyo po yung trust center settings. Okay? Nakuha po. Click po yung trust center settings. Ayan, kiklik ko po siya. May lilitaw na naman po na another window. Ito po siya. Okay, sa window po na yan, hanapin nyo po yung macro setting. Ayan, nasa halos gitna po siya. Macro setting. Make sure po na nakaklik po yung enable all macros. Ano po? Click nyo po yung enable all macros. Pag hindi nyo po ginawa yan, hindi po mag-work yung formula kahit ano pong gawin natin dun sa Excel file na ibibigay po ni rater sa atin. Okay? Pag naklik na po yung enable, just click OK. Tapos OK po ulit. And then, ayan po, pwede na mag-encode. Ano po? So, sa part po nito, una pong sabi, ito po yung part 1. Ano po? Part 1. Sa ilalim po ni part 1, merong part 2. Ayan po siya. Yung part 2 na po na ito, ito po yung gagalawin ni teacher. Ano po? Hindi po yung part 2 na nandito sa separate na sheet. Ano po? So, under encoding, meron pong dalawang part. Sa upper part po is part 1. Sa lower part po is part 2. Ito pong part 2 sa ilalim ang gagalawin ni teacher. So, let's go back to part 1. Ito po yung gagalawin ni rater. So, dito po sa region, dapat po nakalagay po dyan Central Luzon. Double check nyo na lang po. Okay? So, tapos sa division, Tarlac City po tayo. Ito po. Tapos, under district, lagay nyo lang po, type nyo, Tarlac City. Tapos, school ID, 300. Wala. 960. 300, 960. Yun, 300, 960. Tapos, school name. Type nyo pong buo. Central Azucarera de Tarlac High School. Lagyan nyo po ng main. Ano po? Tapos, school type. Urban daw po tayo. Tama na, Ma'am Giselle, urban. Apo, urban. So, urban po tayo. Tapos, ang school size po natin is large. Ayan po. Nakikita po. So, large, no? Kiklik nyo po yung drop-down list. Tapos, choose large. Okay? Sa curricular classification po, click nyo po ulit yung drop-down. Ayan po. Tapos, hanapin po yung grade 7 to 10 tsaka grade 11 to 12. Ano po? Okay? Tapos, si rater, ayan, lalagay po niya yung pangalan din niya dito. Let's say, for example, si Ma'am Giselle. Giselle, Ma'am, anong middle mo? B, Bubuli. Bubuli. Kayanan. Ayan. Tapos, position master teacher. Ay, i-choose niyo po siya dito sa drop-down list. Ano po? Ayan. Master teacher for ma'am? Apo, sir. Lagay mo na yung highest. Master teacher for? Tapos, date reviewed. So, as per ma'am Rhea po, tinanong ko po, tsaka si Sir Lingat sa division office, nung after nating mag-meeting, kung kailan nyo daw po siya ni-review, dun, yun po yung lalagay niya, date of review. Na po, ma'am? So, let's say, for example, by the way, kada po click natin sa field, nakikita nyo ma'am, may lumilitaw na ano, parang notes, at nakalagay dito, date of review, type in the date of your review, ayan po. No, dapat po mauuna yung year. So, 2020, sabi niya dyan, tapos yung month, sumari, June 6, ay June, tapos yung date, sumari 21. Yan po. Okay? Tapos, encode nyo po yung
name ni rate. So example, ako po yung nire-rate mo, ma'am. Glenn Jan Y Wong. So position chair 2. Tapos employee number or ID number. So kung ma-report to 7, nakalimutan yung employee number ko. Chena yan. So employment status. So i-check nyo po kung regular, permanent, provisional, substitute. So regular, permanent, age. Kaysa age po, meron siyang bracket, no? Ito, magkakaalaman na. So 41 to 45. Charot. Tapos sex, male. Tapos grade level taught. Okay? So under grade level, syempre kung ano pong grade level kayo, kindergarten, junior high. Syempre junior high po, tapos senior high lang po tayo. So ako senior high. Tapos grade level taught, anong level po yung tinuturuan? Ako po grade level. Tapos strand. Kung may strand po kayo, kung tech book po, TBL. Ayan po. Yung senior high po, ganito po yung lilitaw. Ano po? Kung junior high po yung kinlik ninyo, tapos grade 7 kung ngari. Okay, so sa subject taught, lilitaw po dyan yan. Filipino, English, ano po? Okay, balik ko lang sa senior high. O kaya junior high na muna kung ngari ako, grade 7. Ayan. So kung ngari English, ano po? So ayan. Tapos number of years in teaching. Ayan po, naka-note naman dito, numbers of years in teaching, select from the available drop-down option. So, pagsasamahin po yung private and public na years in teaching. Kung ilang years po kayo sa private bago po kayo nag-public, i-add po nyo yun. So, let's say for example, 4 to 10 years or more than 10 years. So, ako po kasi more than 10 years, so kiklik ko po yun. Tapos, highest degree obtained. So, kung bachelor's degree, kung graduate po kayo ng master's degree, kiklik nyo po yun. Kung hindi pa po kayo graduate, hindi nyo pa muna po kiklik yun. Dapat po natapos nyo na yung master's degree nyo or yung doctorate degree po ninyo. So, bachelor's degree. Tapos, type nyo po yung natapos ninyo. Sorry, ako po, Bachelor of Science in Computer Science. Ano po? Tapos, area of specialization. So, please select from the available drop-down option kung ano pong area of specialization nyo. So, kung wari po English ako, click ko po yung English. Na po? So, ayan. So, after that, pag nagawa na po yan, pwede na po mag-encode sa COT. So, syempre, mauna po yung COT 1 bago kayo mag-encode sa COT 2 hanggang sa COT 4. So, pag mag-encode po, ayan, sabi niya dito, subject, select the subject taught for COT 1. So, kung wari, English. Okay, tapos mag-activate na po yung mga fields kung saan po lalagay yung rating. Ano po? Di ba ang RPMS scale po natin is 5 po. So, 1 to 5. So, let's say for example, magaling kumuha, no? 5, 5, 5, 5, 5. Okay? Sir Wong, bad ah. Lang ako. Si MTHT ang mag-i-encode po dyan. Yes, ma'am. Si MTHT. Si rater lang po, again, okay. Teachers. Si MT lang po, si head teacher, yung rater lang po ninyo yung pwedeng mag-encode dito. Hindi po kayo pwedeng mag-encode dito. So, hihintayin po natin mga teacher na ibibigay sa atin ni rater yung pong Excel file po na ito. Ano po? Kasi po, part 2 and part 4 lang po yung pwede natin galawin. Okay? So, ayan. So, COT 1, na-encode na po yung mga ratings natin ni rater. Okay? Tapos, ilalagay po niya kung kailan niya kayo in-observe. So, for example, in-observe po ako ni Ma'am Giselle nung June. So, 2019. Okay, so 2019. Tapos, kumari, nung 20. June 20. Tapos, pag nalagay na po yung date observed, kiklik niyo po yung lock COT, ma'am. Kayo po mga rater. Ano po? Yung mga rater po. Teacher, hindi po natin gagalawin to kasi nilock na po ni rater pagdating sa atin. So, click yung lock. Tapos, lilitaw po itong window na to. Kulay pink po siya. So, sa window po na ito, ilalagay po niyo yung password na gusto po ninyo. Okay? At take note lang po, make sure na yung password na gagamitin niyo yung madali lang pong tandaan. No po, kasi minsan pag nakalimutan na po natin, tapos na-encode na po natin lahat,
uulitin na naman po natin yung pag-encode. Okay? So make sure na madaling tandaan yung password, tapos isulat nyo po sa papel. Na po? Okay. So kung nga rin, password ko is 1111, 6 na 1. Tapos confirm password, 1111, 1 1. Tapos click nyo lang po yung go. Ayan po. Makikita nyo po, mag-change po yung cell. Magiging pong unlock COT. Pag naging po nyo na po siya, mag-a-activate naman po si COT2. Okay? So dito, again, choose the subject, non-observed, tapos yung rating. So lagyan ko na po ha. Okay, 5. Perfect na. Tapos, 2019, kung marin na-observe ako nung September, 9, tapos nung September 15, kung mare. Okay? Tapos lalak na naman po yan. So, pagkakinlig nyo po yung lock, hindi na po siya kulay pink, ma'am. So, rater's password na po siya kasi naglagay na po kayo ng password kanina. So, lalagay ko po ngayon yung password ko. Yung password natin kanina is 111111. Okay? So, kayo po yung mag-decide sa password na po. Tapos, click go. Mag-activate na naman po yung COT3. So, hanggang sa COT4 na po yan. So, alap ko lang po. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Pangarap na 5. 2019. Tapos, kailan ba? Kung wari, nung December. Tapos, December 5, na-observe ako. Tapos, click lock. Tapos, lagay ulit yung password na kinrate nyo kanina. Tapos, go. Tapos, okay na. COT4 naman. So, English. Tapos, again, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay. Tapos, yung date. Kung wari, na-observe ako nung 2020 February. So, 02 February 18 ko nga rin. Observe ako. Tapos, lock. Sir, buwang hindi masyadong marinig, parang merong nanonood ng TV. Mm. Sino po yung ano? Wait lang po ah. I-mute natin. Pwede pong pa-mute na lang po muna. Okay. Ma'am Giselle, pwedeng pa-mute muna. Sige sir. Apo, okay na po. Ayan, so babalik po ako. Okay na po. So, rater's password. Okay, kanina diba, kinagay ko 111111. Okay, tapos go. Ayan, so maglalak na po yung COT1 hanggang COT4. Ano po? Tapos, ayan, dito na naman po mag-encode si rater. So, ilagay po ni rater yung QET rating natin. So, kung mara 5 lahat yan, syempre, perfect. Okay, si rater pa rin pong gagawa nito. Ayan, okay? So, automatic po magko-compute po yan. Makikita dyan, no? Subjectival rating, BS, BS, ayan, outstanding. Tapos, 4.4, final rating, objective rating, very satisfactory. Okay? Ayan po. Tapos, approving authority, syempre po, lalagay po natin dyan yung principal po natin. Ano po? So, si Ma'am Aphrodite. Ah, take note po, dapat po pala nakalagay, sorry. Sabi niya dyan, nakita? Name format, dapat daw po all caps. Mauna yung last name. So, Dizon, comma, ano ang pangalan ni ma'am? Aphrodite? Aphrodite. Edita. Oh, ayan po. Tapos, yung position po niya. Okay? P2. Yan po. So, nagkamali po kanina, balik, yun. Taas. Ay, sa taas, no? Bago po ilock, alock mo na yun, ma'am. Bago po ilock, take note lang po, mauna po yung apelido pa lang. Okay, same with kay Rater po, apelido muna. So, limbawa si Ma'am Kayanan, Kayanan Kama Josel B. Okay, tapos si Rati Wong dot Glenn Jan. No, mauna po yung apelido. Tapos, make sure na all caps po siya. Capital letter po lahat. Na po? Okay. So, nalock ko na siya. So, dapat bago malock. Tapos, ikiklik po ni Rater yung finalize kapag okay na po lahat yan. Okay?
Alam ko, ma'am, Giselle, pwede niyo pong enlock kung meron kayong babaguhin eh. Pero kayo lang pong as rater. Opo. Halimbawa, may gagawin ka kay COT1, nagkamali ka, click mo lang po unlock. Tapos 111111, yung password po ninyo, tapos go. Pwede niyo na pong i-edit. Ito po yung tanong okay din ni Sir Martin sa atin nung last time na nag-meeting po tayo eh. 1111. Tapos lock niyo na lang po ulit pag naano niyo na po siya. Unlock and then lock again, sir, no? Yes, ma'am. Naulitin ko po. Unlock. Lagay yung password. Yan na yan. Ayan. Tapos go. Ayan, ma'am. Mag-a-activate po siya. So, ma-activate din po yung sa task pala. Ayan. So, correct na natin para makita nila. Ay, hindi na siya pwede pag naano ni. Ayun lang ang problema, ma'am. Hindi na pala pwedeng galawin. Ulitin na naman from the start. Or try natin na unlock ko lahat, ma'am. One, yan. Para napapractice tayong lahat. One, tapos go. Ayan. Ayun, ma'am. So, pag naka-unlock po lahat, pwede nyo pong palitan. So, diba, kukorek ko lang po, teachers. Dapat po nauna yung apelido po natin. Check nyo lang po. Ano po? Pagkamali po, pa-correct nyo na lang. Ayan. Pero si Rater naman po gagawa nito. Kaya nan, Giselle B. Ayan. Tapos, ilock po pag nagawa na yung mga in-edit. 1-1-1-1-1-1. Tapos, go. Ilock ko rin to. Ayan. So, Rater na po. Sir Manny, Ma'am Josie, make sure po na nakalock po lahat bago niyo po yung part 1, bago niyo po ibibigay kay Ratey para wala na po siyang magagalaw dun sa part 1. Okay? Tapos click po niyo yung finalize. So pagka-click po ng finalize, ayan po, Rater's password required. Kailangan po yung password ni Rater. Tapos click niyo lang po yung go. Yan, magbabago po yung kulay niya ni part 1. So, kanina po green siya, di po ba? So, kaninang green siya, magiging po naman siyang, ayun, magiging siyang pink after nyo po siyang i-finalize. Ano po? Kaya, pero alam ko po, pwede nyo pong i-click yung unfinalize pag may babaguhin pa din, ma'am. Bago po siya i-send kay school head. Bago po. Okay? So, pag nagawa na po ni Rater, itong part 1, bibigay na po sa atin ni Rater yung file. So, tayo mga teachers na Ratey, gagawin natin yung part 2. So, dito sa part 2, ayan po, may mga check lang kayo. Ititik nyo lang po yung mga box dito. Okay? So, for example, ayan po. So, itik nyo lang po yung tingin nyo na ginawa ninyo bilang teacher. Ayan, professionalism and ethics demonstrate the values of behavior enshrined in the norms and conduct of ethical. So, check nyo lang po yung mga yan. Kumari, ako lahat dyan kasi masipag daw ako kumari. Ayan. So, result focus. Check. Pero pwede rin naman silang mag-leave, sir. Kunwari, yes, may makalimutan. Opo. Ay, itong alabaw, ayaw niyang i-check ito. Ayan, pwede naman. O, kunwari, ayaw i-check. Opo, pwede po nila. Alba, maintains professionalism image kasi lagi po ako nagkikipag-away. So, check ko yan. Charot. So, tapos promotes creative climate. Inspires co-workers. So, diba? O, di din ako yan kumari. O, check ko yan. O, so, pag nagawa na po yan ni teacher, na-check nyo na po yung mga angkop po sa inyo. Yung angkop na pang part 2 na behavioral, core behavioral competencies. Nasa tingin nyo pong nababagay po sa atin. Okay? Tapos click nyo po yung finalize part 2. Again, teacher, pag na-click nyo na po lahat yan ng core behavioral competencies, click po natin yung finalize part 2. Okay? So, pagka-click po natin, teachers, yung finalize part 2, tayo naman po yung ipoprompt ni Excel na maglagay ng password. Ayan po, Ratey's password. Okay? So, kumari, ang password ko is, kanina diba si Rater ako kumari. Ngayon ako naman si Ratey. 2-2-2-2. Kayo pong bahala sa password na po. Make sure lang na Aliyah po akaling 1. Tapos, click go.
Okay, so hintayin lang po natin. Ayan, so magiging pink na rin siya, teachers. Retis, magiging pink na rin po kapag kinlik nyo po yung finalize, tapos naglagay kayo ng password. No? So, take note again, teacher, wag nyo pong kakalimutan yung password. So, kung pwede po, isulat po nyo sa, ano po ninyo, sa journal, sa papel. Na po? Okay. So, ayan po, pag nagawa na po yan, automatic nandito na po yung data. Sa part 1, proficient na sheet, na Excel sheet, sa next sheet na po. Kasi kanina naka-encoding po tayo, di po ba? So, part 1, so automatic nandyan na po siya. Pwede na po itong i-print. Na po, kung gusto nyo i-print. Tapos sa part 2, makikita nyo yan, no, yung sa core behavioral competencies natin, automatic, nandito na po yan. Kung hindi nyo pa po ginawa yun, zero po lahat yung nandyan. Na po, teachers? Tapos sa part 3, automatic na rin yan. Dahil in-encode na po ni Rater, ni Ma'am Giselle, ni Sir Man, ni Ma'am Josie po yung mga COT tsaka QET ratings po natin, automatic po mapupunta rin siya dun sa summary. Pwede na rin po siyang i-print. Automatic din po, nandyan yung pangalan natin bilang ratee, tapos yung pangalan ni rater po natin, tapos yung pangalan po ng approving authority. Ano po? Okay. So, part 4, teacher, again, tayo po yung gagawa kay part 4. No? So, functional competency. So, type nyo lang po dyan, ano yung functional competency ninyo, ano yung strength po natin, ano yung developmental needs, type nyo po dyan. So, ayan, war data yan. Ngayon, may bago lang po dito sa bago nating IPCRF parts. Dito po sa part 4, meron na po ngayong learning objective tsaka intervention. So, ano kung mag-type kayo ng learning objective, tapos ano po yung intervention na ginawa ninyo regarding that learning objective po natin. Kasi po dati si action plan, isang column lang po siya. Tama po ba, Ma'am Giselle? Apo, apo. Apo. So, action plan, noon po, isa lang pong column. Ngayon po, divided into 2 na po yung action plan. So, meron po tayong learning objective, ayan po siya, at meron po tayong intervention. Tapos yung timeline. So, kung hanggang kailan niyo po siya matatapos, like say for example, ang kaya mo lang siya from September 2019 hanggang sa ano, March 2020. Oh, yun lang po lalagay niyo. Ano yung mga resources needed niyo? Type niyo lang po, tapos under core behavioral competency. So, kung meron kayo pong hindi chinek doon, saan po kayo, or ano po yung strength nyo sa mga core behavioral competency na chinek nyo kanina, tapos ano yung developmental needs nyo doon, tapos ano yung learning objective again, intervention, hanggang doon sa may resources needed. So, lagyan ko lang po ng dami na data na po. Ayan. So, yan kamukha din yung IPCRF natin dati, di ba? Yes, yung ma'am. Sinasagot natin. Opo, kagaya lang. Na-add lang. Opo, ito lang pong nasa gitna, ma'am. Sa action plan lang po may nagbago. Okay. Diba? Take note, teachers, ratees, mayroon pong nagbago dito sa part 4. Ito lang pong sa action plan. Ulitin ko lang po, nagkaroon po ng learning objectives, tapos nagkaroon din po ng intervention. Ano po? So, parang na-divide lang siya into 2. Dati po kasi isa lang po yan. Okay? Tapos maglagay ng feedback. Tapos again, automatic, dahil sa encoding, nilagay na po ni Rater yung pangalan natin bilang Ratey. Nandyan na po siya, yung pangalan ni Rater natin, si Ma'am Kayanan, kumari, Ma'am Josie, or si Sir Manny natin bilang Rater. Tapos yung approving authority po natin, yung principal po natin, nandyan na po siya automatic. Kasi nga po, nilagay na po siya kanina dun sa sheet ng encoding. Okay? Tapos, i-finalize po natin ulit yan. So, finalize part 4, click po natin yan. Tapos ang mangyayari po, hindi na po siya kulay pink kasi po kanina, teachers, naglagay po tayo ng password, di po ba? Tayong mga ratey. So, yung password na binigay po natin, kung ako nilagay po kanina, 22222, tapos click ko yung go. Okay? So, ayan po siya. Yun lang po, hindi na po siya magiging pink kasi white po yung background. No po? Pero magbabago po yung button. Nakalagay po, unfinalize part 4. Kanina po, finalize po kasi siya. Tapos, click nyo yung print parts 1 to 4 para mo, meron kayong copy. Ratees para may copy po tayo nung IPCRF natin. Pero, ito pong soft copy, babalik po natin to kay rater po natin. Tama no, Ma'am Giselle? Babalik po namin sa inyo. Plus, magpiprint din kami ng hard copy na bibigay din po namin sa inyo. Pag nakita-kita na sa school, sir. Opo, opo. So far, dahil may COVID-19 po at nasa under quarantine po tayo at hindi pa tayo required na pumunta po sa school,
bigay po natin yung soft copy kay rater po natin. Na po. So, make sure nyo lang po na na-accomplish nyo lahat ng field na kailangan po i-accomplish. Tapos, make sure lang po na na-finalize nyo po siya. So, again po, ang gagawin po ni rater, encoding doon po sa part 1, yun lang po. Tapos, encode ni rater yung mga details po ng school. Tapos, details ni teacher, mga COT. Pag nagawa na po yun ni teacher, ay ni rater, ilalock po niya yan, tapos kiklik pa niyo yung finalize, magiging kulay pink siya. Make sure lang po na nakikita niyo is pink po siya at naka yung button, hindi po finalize yung nakalagay kundi unfinalize na po. Tapos si teacher po, pagka binigay na po sa atin ni rater, yan, pagbigay po ni rater, green po siya. Tapos pag nagtick na po tayo ng mga checkbox dyan, tapos finalize natin, from green, magiging po siyang pink din po. Na po? Okay, pag nagawa na po yan, ni rater tsaka natin, automatic po, may ratings na po dito, hindi natin po pwedeng baguhin yan kasi nakalock nga po yan ni rater. Ang gagalawin lang po natin again teacher is yung part 2 na nasa ilalim and yung part 4. Kasi po yung part 2 sheet po na to, ayan, automatic po yung scores po dyan manggagaling dun sa encoding na sheet. Ito po, na po? Okay, tapos sa part 3, yan po yung summary, automatic din po yan na may grade na po yun or may ratings na po yan. Kasi po ginawa na po siya ni rater kanina dun sa part 1 encoding sheet. Okay? May question po, teacher? Done na po tayo. Any question po? Pwede na po kayo mag-unmute.